So hello guys, ayan, panibagong share ko sa inyo kung paano maiwasan na permanent ban kay TikTok during live selling. Kasi guys, ako naban na ako sa isa kong account, nababan ako. So i-share ko sa inyo, ito yung aking original talagang account guys bago ako nag-start ng live selling. Ayan, meron akong 13,000 na followers, tapos 27,000 na likes, tapos ayan. So ngayon guys, ngayon, hindi na ako makapag-live dyan sa account na yan. Pag nagla-live selling ako. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng panibagong account. So, ayan guys. Kasi, kung magla-live kayo, ayan, ito na yung lalabas. You are permanently banned from going live as a host for violating TikTok Shop content guideline. So, meron kasi ako guys dyan na violate na mga rules ni TikTok. So, i-share ko sa inyo guys kung paano nyo maiwasan yung maban kayo during live nyo. So, ayan guys, yung para hindi kayo mababan, bawal na bawal magbanggit ng mga brands during live. Yung mga magfi-flex ng mga may mga logo ng mga branded na damit kasi automatic yan. Mag-e-end live kayo tapos hindi na kayo makapag-live ulit dahil nababiolate nyo na yung rules ni TikTok. Kaya ingat-ingat sa mga gustong magla-live selling dyan, gusto pang nagpaplano palang gumawa ng TikTok Shop. Nako guys, yun ang iwasan nyo kasi ang hirap-hirap gumawa ng panibagong account. At yung hindi lang yun, madaling gumawa ng account. Ang mahirap doon yung pag-upload ng mga products sa TikTok Shop. Ayun, so ngayon guys, meron na akong bagong shop. Ito na siya. Ayan, 3 months ko na yan. 3 months na akong nagaganto. So, sa loob ng 3 months, guys, meron akong followers na 8,468. Kasi, naban ako nung September 18. September 18, nababan ako ni TikTok. Hindi na talaga. Na-stress talaga ako. Grabe. Parang, ilang 2 weeks akong nag-ano, guys. Yung nag-iisip kung paano ako. Kasi, nandun na yung iba kong benta. Nandun na yung mga kita ko, hindi ko alam kung anong paano ko gagawin ulit. Tapos, sa dami ng product na i-upload mo, mag-back to zero ka. Kaya ngayon, ingat na ingat ako. Hindi na ako nag-flex na mga branded. Yung wala ng mga plain color, lahat ng mga pinag-flex ko sa aking shop. So, ayun lang guys, sa mga gusto pa pong, marami pang gustong malaman tungkol kay TikTok Shop, ayan. Mag-comment lang kayo dito sa aking video para maituro ko rin sa inyo. Kasi, based on experience lang to. Ayan guys, may bago na akong TikTok ngayon. Hindi na ako nababayol. Kaya saya-saya ko talaga.